Hindi yan, pagkaintindi kasi, pag naniniwala ka sa mga ugok na yan, na yung 300 billion nandyan, o ito Duterte, ang Kongreso, 300 billion, iyo yan. Sige, kaso, hindi ako ganun. Alam mo bakit? Wala pa yan. Ginusto ko man, hangin pa yan, magaganon ako sa ere. Kasi wala pa. Ang budget, ang guide, last prepared last year, ang budget nga. Pero yung pagpatakbo ng what's inside the budget is really the money that will be collected by the finance people ni Secretary Dominguez. Wala pa yan. Kung sabihin na saan ang pera na 300 billion, ewan ko kung kailan kaninong bayag mo yan makuha. It's not there. Magkukolekta pa ako ngayon. Masunod ba yung collection mo? Hindi. Bakit? Wala na. Ang ekonomiya patay. Walang negosyo. Walang nagbayad. Wala yung nagtatrabaho na magkaltasan yung sildo nila. There's no source of income now. Except may perhaps yung fixed assets natin. Yung mga lupa, may mga building. Yun. Pero aside from that, the big money, ang sabi ko, ang gobyerno hindi nag-iimprinta ng pera yan. Ang gobyerno, gagastos lang sang-ayon sa ekonomiya mo. Economy is really yung GDP na sinasabi na dito. It's actually income. At baano kaltasan ang pera mo, ang income mo, sa mga utang mo, dyan kunin. Ang utang mo, GDP. Ang utang mo, marami kang utang, marami kang babayaran. Walang matira. Minsan meron ko, kunti na lang. But what is important really is, makinig kayo kasi, alam mo, kung hindi kayo makinig, and if you persist on listening to the idiots of this world, itong mga Pilipino, talagang madali ang pagbabagsak natin. So you listen very carefully because we are trying to save not only the economy but the country. Help the country alive. I am not asking you to help the economy. Wala kayong maitulong pati ako. So you just try to, you know, do something that is not precipitate statement. That would cause trouble na manggaling doon ang problema kasi mahirap pa natuloy tayo. Pero kung gusto yun nila ang mangyari, sabi ko sa akin, it's up to the Filipino people. If you decide to listen to the insane, Amatong and Company, pati yung congressman dyan, pwede, doon kayo. Ngayon, kung magsabi kayo, saan na yung pera namin na 300 billion? Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan. O yung sabi, 270 million. Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan for the second and third and fourth quarter sa ating kikitain. Yan ang totoo dyan. So, malamang mo lang na yung mga, alam mo, may panahon, yung mga lessors, nagpapa, do not tempt the gods. Kasi pagka hindi ito naayos, ang COVID, papurnada talaga tayong lahat. Huwag din yung madaliin. Sabihin ko sa inyo, think of a COVID ganitong sitwasyon. Tatakbo ito ng 2 years. Ngayon, anong silbi nagawa? Hindi lang ako, lahat. Military, police, doctor, the medical world especially. Andi yung itong mga police na hawag, check-checkpoint. Butit na lang early on my term ay ginawa ako para sa inyo. Isipin na lang kung na ito na nakikita ko na noon pa.
Dito itong COVID na ito, sinusundan ko talaga. Kasi sinasabi, Jimmy Lady, hindi ho, ako ang pinakaunang lahat nag-lockdown. Kasi nasusundan ko na ang istorya. At sabi ko, nagbabasa naman ako, different sources of knowledge. Facebook, everything. Lahat na what I can get my hands on to study the matter because presidente ako. Dumating nga ngayon itong solusyon. Ano ang solusyon? Kaya maghintay kayo, lessors, paparenta, huwag ninyong madaliin kasi baka wala na tayo o wala ka na magkolekta. You will not be even sure if you'd still be around to collect the money. Kaya naghihingi ako, huwag mong pahirapan ang mga tao. Kasi pagka tao, inivict mo, walang korte. Hindi naman ako nagpakamarunong pa sa mga judges o the judicial department of the government. Kung magsabi ang i-evict mo yung tao ngayon sa bahay, sabihin ko talaga si Rep, putak, huwag mong sundin yan. Kung ako nagwa-warning lang ako, pilitin ninyo hindi makabayad ang pamilya at itapo ninyo, sirahan ninyo yung bahay. Sabihin ko, buksan ninyo yung bahay. Papasok mo ulit yung pamilya. Punta ka ng korte, sabihin ko sa huwag kayo maniwala. Hindi makakatulong yan. Hindi sana gusto ko ng anarchy. Pero at this time, makialam ako sa lahat ng opisina. It's because it is my duty to preserve the nation. And the only way I can do it is really to impose order. Ngayon, kung sundin mo lahat ang batas ng para makapabor ka under the law. But itong panahon ng COVID, hindi naman talaga natin gusto at nandito. At gagawin mo yan, magsalubong tayo. Sabihin ko sa iyo, magsasalubong tayo. I-evict mo yung tao, pupuntahan. Personal ko, pupunta ako, sabihin ko, ibalik mo yung tao. Huwag mong itapon yan sa daan. Kasi tayo ang mag-inkwentro. Kung hindi mo naman pala gusto mo tumulong ng kapatao mo, sunugin na lang natin yung mga apartments mo. Kung tal, may bumbiro, tabagin mo. Huwag ganun. Huwag ninyong i-pressure. Ayaw kong gustong magsalita na ganito. Parang hold upper. Pero if you interpret it that way, hold up na talaga ito. Hold up mo kami sa aming mga pinaghirapan namin o itong mga to. Ako lang hirap ako magsalita. Sikip kasi ng kasi lahat sila naka-maskara. O mamaya naman ako kasi ang order ko ang huwag kayong lambas ang walang maskara. Tapos makikita ninyo lahat sila, ako lang ang hindi. So, maghingi ako dyan sa mga sundalo. Binigyan nila ako. Pero ang binigyan nila yung para sa mataas na ilong, kaya nahulog kasi wala akong ilong. Hindi naman ako. Saan ba niya bila ito sa Amerika? May parang ano pa dito, hangin mahigop mo. Maliit naman yung butas. Let's say, baka labas-pasok ang COVID dito sa mukha ko. Well, anyway, ganon. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag ninyong pilitin ang mga tao ngayon. Walang pilitan. Kasi talagang mag-iinkwentro tayo. Hindi talaga ako papayag.
huwag ninyo akong pilitin to go against the law. Because if the law says that you are entitled to this and that, but it will work sa kapwa-tao mo ngayon, biro mo, i-presyo mo, paalisin, ay puto. Magsabi ko, maghanap ka ng panahon sa buhay mo. Kung may buhay pa tayong makarating. Alam mo, ulitin ko. COVID, anong sagot? Vaccine. Walang vaccine, COVID stays. Yan ang totoo. Bigay ko sa inyo ang totoo. So, magmaskara tayo kung wala bang vaccine mga Christmas time. Sabay na tayo sa mga hold upper. Pareho na tayo. Pareho-pareho na lahat. Gangan itong bisa ng mga unggoy. Sabay na tayong lahat. Hold upper na tayo. Naiinis ako. Alam mo, kami, dandahan lang. Sabi nga ni Secretary Dominguez, may pera. Do not pressure anybody or a poor person just because you have this right. It is not the time for you to pressure other people because of your right. Ay, ulo sabihin ko sa'yo ulit, mag-i-inkwentro tayo. Sigurado yan. Tagaan niyo sa bato yan. Kaya papayag. Ang mga papayag, sinong tawagin niyo? Polis. May mga polis, umalis kayo dyan, polis. Get out. Magmang... Kasi polis, mag-riot yan. Kung lahat na nag-uupa ngayon, paalisin niyo. Yung isa, oh, pinaalis, oh, paalis. Mag-riot. Sinong... Hindi kayong polis. Numamili kayo. Saan kayo susunod? Are you ready to confront the violence that will be created? Or you stay with me? Because I will make the decision para sa lahat. For the common good. So yung baga balang araw, as we go along, marami man namang mahilaman si Sunny. Sabi niya, we can generate funds. Marami, sabi niya, marami ang nagpapautang sa atin. Ngayon, kung makabayad ba tayo, di hanapin nila si Dominguez, bakit tayo? Huwag siya tayo nakabayad. Ako ba ang nagsabi na si Sunny man yan? Pero sabi ko, classmate kami nito. Since kindergarten, valedictorian yan. Ito. Eh, bright siya. Pag nasabi maraming pera, sabi ko, ang huli nito, alam ko na ano. What is the end game? Pag maubos talaga ang pera, ipabili ko lahat ng propiedad ng gobyerno. Iyang cultural center, PICC, yung lupa dyan. Totoo. That's the last... na pag wala na akong makuha and we are about to sink and really sink, I will sell all the assets of government tapos itulong ko sa tao. What is important is na saan yung pera ninyo. Importante maintindihan ninyo yan eh. Kaya sa mga tech, saan na yung 300 billion adre hangin yan, and it will continue to be ihangin pag second quarter mag-break na, the economy will mabutit na lang. Sabi ni Secretary Dominguez, he's assuring that we can still stay afloat. Lulutaw pa tayo, pero sabi niya huwag ka lang magsabi na kung kailan, kasi yung mga tao hindi mo mabigyan ng hope. Ako magbigay ako sa inyo ng hope. For the time na nandito ako, ako ang control. Ibigay ko lahat. Ipagbili ko lahat, pati propiedad ng kung saan, ipagbili ko. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yan. And do not worry about the money. Kung yung pagdating yung panahon, lahat ng committee,
na miyembro para mag-aral kung magkano ang presyo saan ibibigay ko sa mga oposisyon. Ibibigay ko sa torpe na abogado nito. Pati ang gawain kong chairman si Amatong. Sige, kayo ang mag-negotiate para wala kayong duda sa amin. Kung ano lang kikitain, kung napagbili ang cultural center ng 50 mil, wala tayong magawa. Yun ang negosasyon nila. Ayaw ko makialam kasi alam bakit. Sabihin mo na yan, bilyon-bilyon yan. Magkano ang kickback nila? Kaya gusto ko lahat ng negosasyon, kung may pagbili man ako, if at all, ganito. Mag-usap kayo magkano ang valuation, magkano yung renta dyan sa mga complex, magkano ang bayad nila. Bigay ko yan sa siguro 5. Dawala lang membro na taga-gobyerno. Sige. Kayo ang mag-negotiate. So, uli yung sabi nga nila, hindi yan individual, be counted by families. Na kayo itong Pilipino. That is a lesson. There's always a lesson to be learned. May leksyon talaga ang buhay. Ngayon, kung hindi kayo maniwala, ngayon, dumating yan sa inyo, kung hindi kayo, except those na nakuha talaga nila ang sakit because wala silang choice. Kaya mga doktor na matay, mga pulis, humaharap sila, mga nurse, may tama silang lahat. Kaya yan sila ang pinagdadasal ko number one. Na lahat niyang nasa ospital ngayon, yung lahat na nakipag-ugnayan sa may sakit sa mga bahay-bahay. Unahin mo yan sila, Diyos. Ipanghuli mo na lang itong akin dito kung paano mo eh. Total, sabi ko, pag hindi, pati itong mga... Totoo yun, ha? Nandito kami sa harap ng Pasig. Balikan ko yung mga... ang sunod bibigyan outside of yung nakalista na sa budget yun lang ang budget yun yung mga pangalan sa barangay list kaya pag wala ka doon hindi ka talaga mabigyan ngayon sa'yo paano kami mayor patayin mo kami sa gutom well the men on the ground will know they're human beings. Rule, General Bautista, puro general to, General Bautista, General Rosena, and General Galvez. They will look for a way to help you. Hindi ka na inanapabihan. Yung talagang nawala sa linya, you also might want to take it up with your mayor or barangay captain. Ang pag-asa natin is, including UP, itong atin, ipagmalaki rin natin ang mga doktor natin. Bright. Kasi overtime, yung nag-survive kasi ng COVID, nagkaroon na kayo ng... Kasi ang COVID, hindi yan nana. Hindi yan sugat. Hangin yan na... Nasa hangin. Ang problema noon, kung maghintay ka lang mag-atsi, tapos kung palayo ka. Ngayon, yung ano germs niya, nilalabas rin niya kung malapit ka. Pagdating ng hangin, yung binubuga niya doon sa hininga niya, masagip mo. Ayan kaya maraming nagkaroon ng pandemic. Italy suffered the... Magkano sa Italy nga namatay? 10,000? 15. We're trying to figure out how Sunny can come up with the yung mga na yung nabawasan yung iba naman kasi nag-retire na hindi na nakapag hanap buhay
Yung iba, nag-asa lang kasi yun ang propiedad ng nanay pati tatay nila. Hindi nang magtatrabaho. We are looking for a way how government can help. Pag mag-asa lang tayo na we are, sabi ni, anong ibig sabihin ni, yung credit rating natin, BBB, B plus, ibig sa B plus, yun ang one of the highest na magpahiram sa atin kasi marunong tayo magbayad. Marunong tayo maghiram at marunong tayo magbayad on time. Kaya yung sinasabi ni Secretary Dominguez, ang credit rating natin is B plus, which is halos nasa A na. So, magkano utang natin? Well, it could go into trillions. But ang Japan is 300 trillion ang utang. Pero gumagana sila kasi ang ekonomiya nila, they have the capacity to pay. Baskit trillion-trillion, ang kumikita naman sila ng trillion-trillion rin. Ang mga taga-UP natin, yung na, gumaling na, nagkaroon na yan sila ng antibodies. Ibig sabihin, matatag ang antibodies nila. Matanda, bata, wala, babae lalaki. Pag nag-survive ka ng COVID, ibig sabihin, yung antibodies mo, yung panlaban mo sa virus na sa iyong katawan eh. Hindi antibiotics, hindi penicillin, hindi biogesic, hindi lang. Ang katawan mo mismo ang mag-produce ng kalaban, sa produce ng mga sundalo, lalabanan ang COVID. Ang mga taga-UP are trying to figure out. Mayung nakalabas na sa lahat na magmumabuting loob kayo. And I think, kung ako, I should volunteer. That is the way of thanking God that you have survived. Pakuha kayo, kasi yun ang dugo ninyo, yung plasma ninyo, yun ang i-inject doon sa mga tinamaan. So, yung katawan mo, makukuha niya yun, yung dugo na kapatid mo na Pilipino, makukuha niya yan. Kasi kung mahina ka, matatanda, kagaya sa amin, I don't know if my immune system is working efficiently. Sabi nga nila, ang vulnerable, yung matatanda. So, anong solusyon, Duterte? Mayor, COVID vaccine, bakuna. Kagaya ng kagat ng aso, that's the nearest that I can think of. Pag nakagat ka ng buang na aso, pag hindi ka na injection ng anti-rabies, you will die. Sigurado yan, walang antibodies ang tadabis dyan. Pag hindi ka nabakunahan, patay ka. Yun namang sa COVID, hindi ito ganong rabies na, it's not really form of rabies, but yung mga tao may mga resistance, yung matatag. Yun yung mga tao na, to, hindi ko kayo iniintriga ha. Ito yung mga tao na, mga nandyan sa daan, araw-araw trabaho. Pero lahat ng nahigop nila na lahat na siguro yan. Kaya matatag sila. Ayun yung mga, yung iba naman, genetics. In the meantime, we help each other as one nation. Hindi ako mag-gano kung if you still want to quarrel, go ahead. I said, there will be a time for that kung mag-survive tayo. You can keep criticizing, pero alam ng taong bayan, alam na ng Pilipino, ano itong COVID at ano yung hakbang ng gobyerno. At importante ito, I was stressing it again and again. That's why I requested the presence of Secretary Dominguez.
Saan yung pera? Sabi, saan yung 300 million? Oy, ugok, wala pa yan. Kukulektahin pa yan. Pag nakulekta na yan sa second quarter, yung pera na pag-ipon mo, ang batayan yan is the budget prepared last year, which is being implemented now. Yung mayroon tayong savings, yun na yung sinabi ko kay Secretary Dominguez, mag-ipon ka for the rainy days. Dumating nga talaga sa buhay natin. Ano yun, rainy, bagyo. Kaya nga, if you have a better idea, o yung namamakaroon ng makinig ninyo sa, yung sa TV, o hayaan mo, sige, sabihin mo sa kanila, they can come here and I can turn over. Sabihin ko ang cabinet, pati kay Secretary Lorisana, sumunod na kami doon sa kanila. Sila ang sila magpatakbo kung paano nila pa. Maraming salamat po, Pilipino. Ako po'y inyong utusan at lahat kami dito ngayong gabi. Again, salamat po.